Yo mga idol, what's up? So alam mo na yan, Matic, usapang crypto ulit tayo. So ngayon naman, i-share ko sa inyo, yung last time, di ba, na-share ko yung specs nung Cortex mining rig natin. So ngayon naman, itong Raven mining rig natin. Teka, papatayin ko lang yung electric fan para hindi maingay yung hangin. So okay, Raven mining rig, basically same lang yung foundation. Again, no, mining rack, PSU, motherboard, server PSU, no, obviously. Para marami tayong mga wires na magamit. So server PSU, ang plano ko actually magdadagdag pa ako ng isa pang server PSU kasi kulang ako sa wires sa po yung GPU natin. So pwede ba yon? Tatlong PSU sa isang rig? Pwede mga tol. Hindi mo naman kailangan i-synchronize yung mga yan. Magkakaroon ako ng tutorial kung paano gamitin yung server PSU sa mga future episodes natin pag andito na yung mga stocks natin. Stocks kasi mag-open ako ng online shop. Sa descriptions down below. So, pwede mo i-click doon. Eventually, magiging available yung mga yan. Yung rack, server, PSU, yung mga risers, breakout boards, cables, etc. So, actually, baka nga mag one-stop shop na solution na lang ako. Yung mismong rig na. Tapos, naka-enclose sa stackable na server case in the future. So, ngayon, hindi mo na. Ngayon, pag-usapan muna natin kung bakit bumumuba ako ng Raven mining rig and ano yung specs na ginamit ko. So ito, Aerocool Rave. Ito nakuha ko lang na free sa deal na binili ko before. So ginamit ko na rin. Sayang naman. Mining rack, again, nabili ko lang din sa FB Marketplace. Magkakaroon ako ng sariling design ng mga stackable mining racks in the future. Yung painted na talaga. Tapos, server PSU. Nabili ko na to sa Shopee before. Actually, mahal na rin ngayon eh. Nasa almost 4,000 na yung isang piraso. Unit lang. Wala pa yung power cord. Saka wala pa ang breakout board. Breakout board, yung binili ko yung may LED kasi akala ko yung wattage yung ipapakita niya, yung pala voltage lang yung pinapakita niya, pero okay na rin kesa wala, di ba? Kesa katulad ng mga ibang style ng breakout board, hindi mo alam kung gumagana. Tapos ito thankfully naman, naging maganda yung quality na tong splitters, 6 pin to 8 pin cable na nabili ko. So ang problema lang dito, hindi siya splitter. So, sa bawat isang slot na kinakain mo doon sa breakout board, isa lang din yung 8-pin cable niya papunta sa taas. So, yung parating natin sa shop natin, dalawa. Nagbabifurcate yung isang server PSU cable. So, yun, mas maganda yun. Kasi isang ganito lang, pwede mo isaksak doon sa 8-pin ng GPU mo, dyan sa 8-pin, tapos pwede rin yung isa sa riser. Okay, yung mga riser na ginamit ko dito, mga luma na. Actually, mga luma na to, mga pyesa na to. Kasi used ko rin nabili yung mga graphics card. Okay, so for the graphics card naman, ang ginamit natin is 4GB na RX 570 na MSI Gaming X card. So, tanong, bakit 4GB yung binili mo? Kasi guys, mahal yung 8GB. Yung 8GB, kung meron ka, ipang-mina mo ng Ethereum yun. Yun ang pinaka-profitable na coin for 8GB cards right now. So, ngayon, kung 6GB, actually, Ethereum pa rin. Pero kung lower than 6GB, yung mga 4GB natin, 2GB, I think pwede pa rin yata. I'm not sure kung pwede yung 2GB na memory, na GPUs to mine Raven. Pero yung 4GB na RX 570, 470, 580, yung mga 4GB, 1050 Ti, 1650 Super, pwede nyo pang mina ng Raven yan. So, ang tanong, ang killer question dyan is, profitable ba ang Raven? More or less, itong rig na to will earn you around 100 Raven every 2 days, which equates into around mga $70 to $18 na, in my opinion, medyo parang mababa yata yan. Kung kikita ka dyan, halos konting-konti lang, halos wala. And kung mag-expect ka na mababawi mo ka agad itong mga GPU na bili mo, sorry to say guys, pero hindi. Unless nabili mo yung GPUs mo na mura, kung nari mga 3,500, 4,000, nabili mo yung isa, by all means, go ahead and do that. Especially yung mga nag-close na computer shop na nabibilan nyo ng mga GPUs. I-grab nyo yung opportunity na yun, guys. Kung meron yung mga 4GB card na katulad nito na bultuhan yung mabibili, I really suggest na yun yung gawin mong route versus bibili mo lahat ng brand new. Of course, huwag kang bibili ng brand new kasi mahal lang. Ano, kahit mga 4GB cards ngayon, medyo mahal yung brand new. So, okay. Bakit naman ganun? Late ng kitaan, tinuloy mo pa rin. Kasi guys, hindi naman siya lugi, diba? Nabili ko na rin yung parts, di ba? Actually, ano yun eh. Marami to, parang 21 pieces to. Tapos, binenta na natin yung iba. Marami buyers yung iba. Marami naghahanap ngayon ng
ng GPU. So, of course, I sold them for a profit, a healthy profit. Tapos yung remainder, ginawa kong Raven Rig. Kasi itong Raven Rig na to, imagine, mag-iipon yan ngayon, ang halving niyan sa January 2022. Ay, ibig sabihin ng halving, ano ba yung halving na tinatawag na yan? Yung halving, basically, bababa yung rewards. So, in short, ang mangyayari, hihina yung supply ng coins. And assuming lang na maraming nag-buy into the premise or yung technology ng Raven, which is parang halong Bitcoin, Ethereum yung ginagawa nila, tataas yung value ngayon ng Raven. Di ba? Tataas yung value, tapos marami pa lalo yung naghahanap. Okay? Tapos bigla siya mag-halving, di ba? Sasakali mo yung supply. Parang yung GPU lang, yung nangyari ngayon, di ba? Ang daming gustong bumili ng GPU. E biglang naadali lang ano, ng illness. Yung, alam mo na kung ano yung reason, di ba? Supply chain issues natin sa mga factory nagsarado. Nadali, di ba? Kaya hindi sila makapag-produce ng marami, di ba? Si Nvidia sa si AMD, nahirapan din sa mga mag-source ng mga raw materials, di ba? Hindi sila makapag-manufacture. Hindi makaka-keep up yung TSMC sa pag-produce ng mga 7 nanometers sa mga GPU nilang bago. So in short, nasakal yung supply, ang dami may gusto, tumataas yung price. So ganun din, baka ang mangyari, baka ganun din mangyari sa Raven next January 2022. Kasi ganyan din yung Bitcoin dati no, nag-halving, no? Pataas ng pataas yung value tuwing nag-halving siya. Kaya, ang plano ko dito, imihina ko siya, tapos i-hold ko lang siya as Raven hanggang mag-halving siya next year. Tapos we will see, diba? Pwedeng kumita, pwedeng bawilang, pwedeng malugi ng konti, or pwede naman sobrang taas na naging kita dahil nag-spike yung value ng coin. So again guys, yun yung specs ng Raven Mining Rig, no? White lang yata to, 80 plus white na PSU. Baka palitan ko yun in the future. Dalawang server PSU yung gagamitin ko. Breakout board, of course, galing na rin sa shop ko. Splitter cables, galing na rin sa shop ko. Mining rack, galing na rin sa shop ko. Risers, galing na rin sa shop ko. Except yung mga GPUs. Mahirap talaga maganap ng GPUs right now. Bumili ka na lang ng used. Especially kung may alam ka ang computer parts store na magsasara tapos nag-dispose sa mga GPU nila. Kahit anong ano, kahit ano doon sa mga na-mention ko na GPU, 1050 Ti, 1650 Super, 470, 570, 580 ng mga 4GB, pwedeng-pwede yan pang mina ng Raven. Again guys, thank you for watching, and if you like this video, thumbs up, don't forget to subscribe, and check the links down below. Again, my shop is opening in 2 weeks time. Kung gusto mo ng exclusive discounts para sa mga kapwa manero, click those links. Thank you for watching guys, and I will see you sa next upload natin.